Magandang araw. Ako po si JM Ilano, ang lead pastor ng CHO Muntinlupa. Kami ay nandito na ngayon at nag-serve ng 6 years at humigit kumulang na 100 disciples under our care. Proverbs 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng worry, ng doubt in your life, gusto ko lamang pong i-share sa atin ang isang napakagandang verse sa Bible sa Proverbs 3 verse 5 to 6. Ang sabi doon, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Ang pagtitiwala natin ay marahil nakalagay sa iba't ibang bagay, sa pera, sa lakas natin, or siguro sa kakayahan natin, natapos natin. But ang Diyos ay naanyayahan tayo ngayon to trust in Him with all of your heart. Dahil ang ating strength, ang ating kakayahan, ang kayamanan sa mundong ito, lahat ito ay merong hangganan. At kapag nakita natin ang hangganan nito, dito nagsisimula ang pag-alala, ang takot, at yung tinatawag nating worry at stress. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito ay merong hangganan. Kaya nga sabi po sa verse, trust in the Lord with all of your heart and lean not on our own understanding. Ang kabaliktaran ng trusting in the Lord with all of your heart is when we lean on our own understanding. Saan tayo nakalean? I think that's magandang question. When I lean, or kapag ako ay umasa sa aking sariling understanding, may kita ko na lahat ng aking katalinuhan, lahat ng aking finances, lahat ng aking hinahawakan sa mundong ito ay merong limit. At kapag nakita ko yung limit na yon, doon ako mag-alala. Kaya ang paanyaya ng Panginoon, to trust in Him with all of my heart and lean not on my own understanding. Dahil sa mga imposible na bagay, kayang gumawa ang Diyos ng mga bagay na posible. Ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga, especially sa panahon ngayon na pabago-bago. That's why I invite everyone today to put your trust in the Lord. Hindi naman masama na magkaroon ng pera, magkaroon ng trabaho, at magkaroon ng sariling lakas. But we can put all of those when we trust in the Lord with all of our heart. And that's why sa verse 6 sabi dito, in all your ways, submit to Him. Ibig sabihin, kung may pera man ako, may lakas man ako, may talino man ako, may trabaho man ako, I will submit it, all my ways, sa kalakasan sa Kanya, sa wisdom na nanggagaling sa Kanya. I will trust in Him and I will submit to Him. And ano ang mangyayaring pangako ng Panginoon? And He will make your path straight. Kapag tayo ay natatakot, pag tayo ay nag-aalala, sometimes sa ating desperado mood, so ating nagiging desperate tayo, kung ano-ano ang ating pwedeng gawin. But God says, if you trust in Me, lean not on your own understanding, and submit all your ways to Me, ako mag-guide sa'yo. I will direct your steps. I will make your path straight. At yon ang nagbibigay ng peace that beyond all understanding. Ang pinakamagandang gawin natin sa pabago-bagong panahon, pabago-bagong desisyon, pabago-bagong nangyayari sa buhay, magtiwala tayo sa Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang, at hindi nawawala ang pag-ibig sa atin kailanpaman.